At ngayong gabi po ay importante yung topic na papag-usapan natin ngayon. Ito po ay tungkol sa ating real estate industry. Alam niyo po, yung real estate industry, malaki po yung tinatawag na multiplier effect sa ating ekonomiya. Anong ibig sabihin ng multiplier effect? Marami po mga jobs at marami tayong natutulungan sa industriyang ito. Especially po pagdating po sa real estate, yung mga construction workers, yung mga sellers, yung mga architect, yung mga engineero, lahat po yan nakikinabang po sa ating real estate industry, pati po ang ating mga banko. So importante ito. Ito po ay pundasyon ng paglaganap at paglago ng ating industriya. So if we want to bounce back, if we want our business to bounce back, dapat malaman natin anong impact ng COVID-19 sa ating real estate development industry at paano natin sila matutulungan para mag-bounce back rin po. At ano mga strategiyang ginagamit nila para po maging on track ulit yung Pilipinas para sa ating economic growth. Unang-una sa lahat, gusto kong batiin yung ating mga panauhin ngayong gabi. Our first guest is the Executive Chairman of Century Properties Group. Siya rin pong Asia Pacific Real Estate Association PH Chapter Group Chairman. Siya po ay si Ambassador Jose Joey Antonio. Ambassador Antonio, magandang gabi po. Welcome to GoNegosyo, Mentor Me Online. Magandang gabi, RJ, and thank you for having me. You're one of the people I admire as a young entrepreneur in real estate. Ay, sir, maraming salamat, Sir Joey Antonio. What a pleasure to hear that for me. What an honor. Sir, bago lahat po, before we end this episode, anong mensaheng gusto mong iparating sana sa ating mga nakikinig ngayong gabi pagdating sa Philippine real estate? What do you want them to know? Ang Philippine real estate ay isang malaking industriya. At bago nangyari itong pandemic natin, dapat usisain natin, how was the Philippines before this happened? Opo. The Philippines was one of the darling in Asia dahil 80 quarters tayo nag-continuous growth. Opo. 80 quarters tayo, tuloy-tuloy tayo. So we established a strong economy, malakas ang ekonomiya natin, malakas ang banking system natin, at maraming mga kumpanya, malakas din ang kanilang resources. Most of the people also increased their income in the past 20 years. Tumaas ang income ng tao. Opo, kaya boom na boom ang real estate. Ito nangyari sa atin is not an economic crisis. It's a health crisis. So ang solution sa health crisis is also a health solution. It's not an economic solution yet. Pag yes. Nagkaroon tayo ng bakuna, ang sabi nila, by December, may bakuna na, o kaya first, second quarter next year. Solved na yung crisis. Balik tayo sa normal. Yun ang aking pakitungo sa tanong mo, RJ. Sir, maraming salamat, Ambassador Antonio. Alam niyo po, kayo po ay hindi lang real estate developer, kundi entrepreneur. At yung kagandaan na pag kinakausap po yung mga kapong entrepreneur, lagi po tayong optimistic po, di ba? We always look on the bright side of things. So maraming salamat sa inspirasyon, Ambassador Antonio. So gusto ko muna pag-usapan muna kay Ambassador Antonio, sir, no? Ano pong nung initially nagka-ECQ, no? Ano yung initial effect? Kasi almost dalawang buwan na tayo naka-ECQ. I'm sure at the start medyo nasak tayo ng konti. I want to understand what were the initial challenges nung nagka-ECQ sa inyo? At anong ginawa ninyo para mag-cook sa mga challenges na yan? Para sa inyo ba na hindi kayo makabenta, hindi kayo makakonstruct? Pakikwento lang po sa amin, ano yung mga unang mga challenges na nangyari po sa negosyo niyo, especially sa larangan ng condominiums, yung construction ng mga condominiums po at pagbebenta? Well, yung aming marketing force, yung aming mga sales force, ay sanay na sa online marketing. So, even before the pandemic hit us, madalas sanay na sila. They were so used to communicating with their clients online. Opo. So nung nangyari yung pandemic, wala masyadong effect in terms of communicating with our clients. Ang nangyari lang is that some of them were not able to visit the Philippines, mga tao sa from abroad, mga Pilipino who were planning to come to the Philippines. Because of the travel ban, hindi sila nakauwi. Opo. But surprisingly, last April, our reservation sales zoomed up.
So sabi ko sa mga, tinatanong ko sa kanila, ano ba nangyari? Bakit ganon? Alam nyo po, nakakausap namin yung mga buyers namin, ang sabi nila, siguro, message na sa atin ito na tayo ay magtipid para sa ating kinabukasan. So what they're saying is that medyo emotional yung mga buyers. Imbes natin magastos kung saan-saan, imbes na natin sa hard asset, and that's real estate. So April was a very good month, exceptionally high. So there was a parang emotional decision on their part. However, some of them were postponing their decision because some of them could not even come to the Philippines. But by and large, ang aking advice sa mga nakikinig sa atin, mga kaibigan natin nakikinig at susubaybay sa GoNegosyo, ang crisis po is part of life. Opo. May ups, may down. Talagang hindi natin maiiwasan yan. Ngunit ang nangyari sa atin ngayon is parang yung black swan na sinasabi ni Rick Santos. Uh-oh. Black swan, we never imagined, ano? Dahil usually, economic ang problema. Masyadong high inflation, peso-dollar rate, yun ang mga nakagulo sa atin nung araw. Uh-oh. Ito, hindi natin inaasahan, dumating sa ating mundo. Hindi lang sa atin, buong mundo. Uh-oh. At life-threatening. At syempre, marami na rin napinsala, no? So ang gusto ko lang ipahatid sa ating mga kaibigan, crisis is part of life. Wow. Okay. Ano nangyayari pag crisis? Pag crisis, there is fear. Matatakot ka talaga. So you don't do anything. You freeze. You postpone everything. Ganyan ang natural attitude. After that, you come to your senses. Nababalanse mo na ngayon. Yung fear, you become neutral. After that, confidence comes back. Pag galit na ng confidence, yung psychology is more positive na. Pagdating doon naman, yung fear turns into aggressiveness. Bili na tayo. Baka tayo maiwanan. So ganun lang yung cycle ng psychology ng mga tao. And I think through the years na I've been experienced to this, that this is temporary. Ngayon, na marami tayo na... Basta, ang dami mong recession na dinaanan din sa negosyo ninyo, sir, di ba? Ang dami mga problema nyo. Mga lima na. Diba? Diba? So, yeah, we're grateful that we're still alive. Oo. Sir, marami kayo natutunan, sir. Yeah, we're... mas mahirap nung araw dahil nung araw, yung resources mo talagang hand to mouth, ganon. Medyo... nakakaraos na ng konti ngayon, pero at the same time, more importantly is that kailangan, kung negosyante ka, alam mo ang ginagawa mo. Yun ang pinaka-importante. Tama so, temporary lang ang crisis, mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kasama sa negosyo. This is temporary and it will pass. Magdasal lang tayo at sabay-sabay tayong babalik. Sir, maganda mga puntong pinapalabas niyo, sir. Actually, isa yung talagang medyo maganda po yung impact po sa akin. Yung sinabi mo kanina, fear turns into aggressiveness. Nung una, we all felt a bit helpless, but at some time, kapag naka-adjust ka na, you become more aggressive, baka maunahan ka ibang tao. So, nag-pivot ka kaagad, inaayos po yung mga negosyo ninyo. At nakita ko dyan, yung isang advantage na ginawa mo na hindi ginawa ng mga ibang kumpanya, ay very early on, you made your sales digital, which is one aspect of the business. Diba? Yan yung nakikita natin ngayon. Kailangan yung mga negosyo, lahat ng mga negosyo, kahit ano pa man, ay kailangan online na para laging kausap yung mga kliyente ninyo. No? But sir, pwede man naman po, pagdating sa mga construction, ano nangyari po? Kasi usually, yung last week, nung nakaraan na Biyernes, kinausap namin yung mga taga-construction industry, hindi sila maka-construct kasi mga tao nila wala dyan. Paano yung mga construction projects po ninyo? Na-delay po ba dahil dito? Practically zero ang construction ngayon because we're not allowed under the guidelines ng IATF. So, madi-delay ngayon yung mga projects natin, pero we have to follow the guidelines set by IATF. Pero ang mangyayari, pag nabuksan na ito, we will try to catch up so that we can meet the deadlines that we promise our buyers. Okay. Maraming salamat, Ambassador Antonio.
Now moving on, no, I think importante rin po to, Ambassador Joey and pati kay Miss Emma, no, is really how can you may tinatawag lagi ng mga business continuity plan. Ibig sabihin niyan, paano patatakbo yung negosyo niyo habang sa crisis at pagkatapos ng crisis, di ba? I'm sure sa lahat po ng negosyo ninyo, sa, especially sa mga lalaking kumpanya kagaya ninyo, is how did you guys prepare? Meron po kayong ginawang business continuity plan to survive this crisis and to move forward from this crisis? May isang professor po sa Asian, sa Ateneo Center for Entrepreneurship, sabi niya, dapat sa isang kumpanya ngayon, may isang team na dedicated for the survival team tawag dyan. Siya yung talaga para tumakbo pa rin yung negosyo. Isa naman yung tinatawag na pivot team. Siya naman yung in charge sa thinking of the future of the business pagkatapos ng COVID, kung paano po babaguhin yung takbo ng kumpanya or the new business model ng company during that time. Ayan po yung isang ideya kung paano gumawa ng business continuity plan. As Ambassador Antonio, sa Century Properties, may ginawa kayong parang planong ganyan? We have four stages that we are following right now. May game plan kami for what we call business recovery plan or business sustainability, no? Number one, we focus on income stability. Yung income mo na maaasahan mo day in, day out. And these are our office buildings that have consistently been good. Vacancy rate is only 5%. We're focusing on cash flow. So what did we do? May mga areas kasi na hindi masyadong gumagalaw ngayon. So postpone namin muna yung capex, ang tawag ng capital expenditure. You postpone that muna. Huwag nyo munang ubusin lahat ng pera nyo sa bangko. Dahil kailangan mag-prepare kayo for this transition. Because this transition may last 6 months, 9 months, 1 year, or even longer. So the company must be able to survive. That is the number one rule in a sustainable program. Because if you do not survive, wala kayong pag-uusapan, di ba? Kailangan ma-survive kayo. Second, we are now more gearing towards a more efficient operations. Ang tawag namin doon, operations criticality. Critical ang operations, no? So number one sa operations namin, because we have so many buildings, is property management that my friend Rick Santos was doing. Property management will focus na on health protocols and sanitation. Very important yan na lahat ng tao are health conscious now. Malinis ba yan? Yung parking ba malinis? Meron ba exhaust yan? May ventilation? So property management is one leg of the operations that we emphasize. And right now, both our buildings and third parties, we have more than 60 buildings that we're managing. No? Then we are now studying occupancy density. Tingnan natin, masyado bang kulong sila? Masyado bang marami? Gawa natin ng paraan. Means meron ngang building ngayon na sinasabi nila, one-way yung mga corridor, hindi magiging two-way. Yung mga ganyan, pinag-aaralan lahat yan. And lastly, ang pinag-uusapan namin ngayon are focusing on the customer's needs rather than wants. Ano ba ibig sabihin ng needs? Needs yung talagang kailangan mo. Kailangan mo ba talagang opisina? Oo, kailangan mo. That's a need. Pero kailangan mo ba na opisina dahil gusto mo lang maging impressive? So basically, ang priority ng tao nagpapalit sa ganitong mga panahon. You focus on real estate needs and one of them is yung tinatawag namin first home buyers, yung first homes, no? Based on our study, napakaraming taong nangangailangan ng bahay, ng tirahan for their first home. Their first home is their biggest investment in their lives. Pinag-iipunan yan talaga. Karamihan ng ating mga OFW nagpapasakripisyo sa ibang bayan. At dati kasi, pinagdadala nila yung pera nila sa mga kamag-anak. Magbukas ka ng negosyo. Pero wala silang nakikita after 2 years. Sasabihin, kakamot ang ulo ng kamag-anak. Naubos eh, di ba? Ngayon, natuto na sila mag-invest sa real estate. So gustong-gusto nila yon, nakikita nila, pag uwi nila rito, galing sa abroad, meron na silang trophy.
ang tawag doon bahay. Opo. So we are focusing now, one third or future income now will come from first home buyers. Yan, so, po yung, yan po yung isang proyekto pa ninyo ngayon, di ba? Yung first home. Yan yung isa sa project. First home ang tawag namin dyan, oo. At nasa 12 areas na kami around Luzon. So, tumutulong kami sa pagdagdag ng bahay ng mga Pilipino dahil marami pa rin nangangailangan ng bahay. So, ang payo ko sa mga tao, especially those yung mga nagtatrabaho abroad, pag-ipunan ninyo yung real estate nyo. Kahit saan kayo bumili, bumili kayo ng real estate. Dahil yon palaging hindi mawawala. Palaging nasa inyo yan. Oh. Real estate is something that Filipinos, Asians, in general, love to invest in. At hindi pa, Ambassador Joey at Ma'am Emma, alam natin po na that's the last investment that they will give up. Eh. They will not give up paying on their first home. Pag baka second home, hindi na, but pa first home nila talaga, babayaran nila kahit anong mangyari. Hindi pa ba, Sir Joey? Yan ang pinag-iipunan talaga ng tao. Kaya ang maganda nangyari naman sa crisis dito, RJ, Opo. Is that ang BSP natin, ang ating central bank, ay binaba ang interest rate. Oo. By reducing reserve requirements, reducing overnight lending, etc. Bumababa ngayon ang interest rate, which is good for the home buyer. That's so right, that sir. They can borrow long term na yun. Dati kasi, 7-8%, ngayon bumaba na ng mga 5% ngayon. Ayan po. So malaking bagay ito sa mga monthly amortization nila. Tama po. So maganda ang partnership ngayon ng gobyerno at ng private sector dahil talagang tinutulungan nila makaraos tayo dito sa pandemic crisis natin ngayon. So tuloy-tuloy lang yan sana at makakaraos din po tayo. Maraming salamat. Yan talaga, Ambassador Joey, hindi na kailangan kalungkutan yung mga storya sa ating ano, sa panahon na ngayon. Di ba? Puro sad stories, pero at least sa inyo, it's even a brighter picture for real estate kasi mababa pa yung ating interest rates. How do we prepare now for the new normal? Unang-una, alam natin may physical distancing pa, may yung vaccine pa kaya hindi pa lumalabas. So, we have to learn how to live with the virus, di ba? Hindi po ba? Sir, anong preparasyon ginagawa ng Century pagdating hindi lang sa pagtatrabaho po sa opisina ninyo, pati na po sa mga construction, pati sa mga sales? Ano pong ginagawa ninyo para mag-transition po yung mga kumpanya ninyo towards the new normal processes? Sir, kayo muna po, Ambassador Joey. Well, umpisahan natin sa mga aming mga employees and our staff. Starting on Monday, we will be allowing 30% of our workforce to go in. But following very strict health protocols, sanitation, cleanliness, etc., and social distancing. Lahat yun, standard na namin ngayon. Pero ang gusto ko ipaliwanag sa ating mga kaibigan na nakikinig is that Century is very heavy on healthcare. No? Opo. Meron kaming building na hindi hospital, it's an outpatient clinic building called Centuria Medical. Oh. Ngayon, very important to ngayon na pag-usapan natin yung healthcare because it's now very important to know that health is topmost in mind of people now. Sa katotoo naman, kung wala tayong kalusugan, walang mangyayari sa atin. So we are now pursuing healthcare very strongly, and we're going to telemedicine, which means tawagan mo yung doktor mo, hindi ka na pupunta sa doktor mo, tawagan mo, bigay mo yung symptom, bibigyan kanya ng prescription. We're also partnering with people now for the test, no? Very important kasi bago pumasok yung mga empleyado, we're gonna test them. Dalawa yon, yung PCR saka yung rapid test. Okay. So we're opening one in Centuria very soon. Tied up with a Filipino-American doctor who's experienced in this on infectious diseases. Napaka-importante na ibalik natin yung mga experience na Filipino from America to help us now in this fight against the pandemic. Yes, no? So yun ang ginagawa namin. Of course, we also want to advise people to take care of their insurance.
baka nakakalimutan natin, very important din is insurance. So insurance is an industry that will likely surge. Health insurance. This will surge in the next few months, no? So insurance, healthcare, and of course technology. Yan ang pinaprepare namin as our platform now as we move forward to the transition to normalcy. Pero yes, importante, kailangan safe tayo bago tayo magtrabaho. Okay. Paano po yung sa construction sites naman po ninyo? How do you plan to handle yung construction sites pagbalik nila sa trabaho? So, limited din ang number of people who can go to construction. At based on the IATF guidelines, we have to provide them with sleeping quarters. Mm-hmm. Na hindi, even in the same building or hindi malayo. Dahil mahirap ang transportasyon. Hindi pa bukas lahat ang mga transportation facilities natin. So pagpunta nila, first thing they have to do, magpapatest. Itatest sila na they are not positive. Okay? Dahil kung positive, ika-quarantine mo na sila at pagagamot. Yung mga lahat ng negative na pwede nang pumasok, papayagan ng pumasok. But we will choose what work they will do in on-site. Kami naman, we will provide them sleeping quarters and food. Ayan po. Para self-contained na. Dahil hindi naman sila pwedeng mamasyal at mamili ng pagkain nila. So that we will provide also. I see. At alam ko, marami sabay-sabay kayo ng proyekto, Sir Joey. So, ibig sabihin rin yan, medyo may additional na gastusin pa yan po, sir, di ba? Kasi aside from the test kits, you have to now house your employees. How are you able to manage that as well? Siyempre po, medyo additional, hindi mo yan na, kumbaga sa original financial projection niyo sa inyong OPEX, CAPEX, hindi po na malapas yan yung additional health cost. Baka additional 5%, 10% po yan po. Okay po yan sa inyo? Eh, kasama na ho yan sa negosyo, RJ. Talagang we either do that or we cannot sustain it. Ano? Dahil ang employees namin is very important. Yes, sir. It's a very important portion of our business, especially sa construction. Hindi mo naman pwedeng gawin lahat yan by computer. Somebody has to put the nail and connect all the parts of the building. So, kailangan kasama na yun sa computation. Thank you so much, sir. I really appreciate the insights there. At marami po makikinapang po sa sinabi mo kanina because many people are really wondering where to go next with the business and how to do healthcare at least. So kung nangangailangan kayo ng testing, I'm sure kasama ni Century Properties sa Project ARC ni PA Joey. But kung kailangan nyo ng additional testing, you can go to the Centuria building dyan po sa balay po sa Kalayaan po, malapit sa Century Mall. Nandiyan po. Dyan yung dentista ng aking anak po, kaya alam ko yung Centuria. It's for you and Ambassador Joey po, no? Kasi syempre may additional cost na yan sa health cost, there's additional cost of course to the company. Will it also result in an increase in the prices of your real estate products ng residential properties? Will that have any impact on them, or will the company absorb that one and keep residential prices at the same rate? It's a part of doing business talaga eh. Parang tumaas lang ang cost ng bakal. Ganun na lang eh. You have to treat it that way. Okay. I see the perspective now po. Tignan mo na lang yung overall. Kung kikita pa naman, okay lang. But that's part of and parcel of cost of doing business, no? Pero ang gusto kong also explain is that ang gobyerno ay tumutulong din sa private sector. And for the information ng ating mga nakikinig at mga kaibigan, may plano silang i-reduce ang income, ang corporate income tax from 30% to 25%. Yeah, okay. So makakatulong ito sa mga pribadong sektor, mga kumpanya like your company, RJ, sila Rick, saka sila Emma, we will be paying less income taxes on our businesses. So overall, this will be very good as a help towards a resurgence of business in the Philippines. The bill is now in Congress and hopefully they'll pass it within the year. Ay, so malaki sir, yun. For malaking beneficyo din yun. Malaki yun. Mas maliliit ang makokollect ng gobyerno, but it is a sustaining support for the business sector. Gusto kong pa-explain idea ni Secretary Sani Dominguez
napakagaling na finance secretary. Opo, opo. So with this bill, kung ma-approve ng Congress, and I don't see any reason they should not, makakatulong ng malaki sa businesses. Opo. Whether you're big or you're small. What are the opportunities that we see that will emerge in Philippine real estate as a result of the crisis? And number two, what do you think will happen to a Philippine real estate crisis as a result of the COVID-19 crisis? Will we see a temporary dip in the prices, or will they continue to increase as a result even after this crisis is done? So, Ambassador, what is ano po yung pananaw po ninyo sa inyong negosyo? Just a quick reaction to what PA Joey was saying. Yes, sir. We should really continue and open up the business sector already. Yes, sir. In other words, kagaya namin, meron kami mga residential condominium, tuloy-tuloy naman ang labas-pasok ng tao doon, di ba? Pero opo, we were we're able to manage it to be healthy and clean. Yun ang importante. Yes, sir. Hindi mo magpayagan, pero pag hindi naayos yung management ng building, ganun mangyayari. Okay, in your question naman, what have we learned from this crisis? All we can say is that people will have to rethink their business model. Opo. Mag-iiba na talaga. Mag-iiba na talaga. Retail will be different. People will no longer, at least in the next initial months, will no longer go to dine-in. Will probably just take out or go online to order their food. So that is a drastic change in the way restaurants will be run. Ang pinaka-importante talaga, kung negosyante ka or entrepreneur ka, ano yung risk appetite mo? Ano ba risk na gusto na you are willing to take? Dahil wala namang negosyo, walang risk. Kahit pag bumili ka ng bond, sometimes pwede ka pa malugi, di ba? So, importante talaga yung risk appetite ng negosyante. Now, going forward, there are some what we call defensive stocks, no? Defensive assets in real estate. And what are these? Right now, to be able to become a defensive asset, you should be in healthcare, something that is involved in healthcare, meaning pharma, medical, doctors, etc. Kung ganyan ang asset mo na pinauupahan or pag-aari, you are okay. You are very okay. The other defensive stock is actually the office buildings right now are in great demand. Hindi bumababa yan. Yung mga opisina nga, ang sabi nga ni Rick Santos, baka they may require more space, no? If they want to because of the social distancing. Now, ang importante lang, preserve your assets now. Preserve your resources. And then be sustainable and be able to live to fight another day. Kanya-kanyang panahon lang yan. Live to fight another day. Because this crisis will get over. We'll get over this. There is no permanent thing in life except change. We know that, di ba? Yes, there's no permanent life except change. So lilipas din yan. At pag nalumipas na yan, if you bought some real estate, get for deals now, then you'll be okay. But opo, stay healthy so that you can live to see that day. So ang ganda po. Spoken like a true veteran of many crises, Ambassador Antonio. Kaka-inspire naman po. But sir, ito rin po, last before we let you go, ano po yung magandang sa, anong sa palagay ninyo, kumusta po ano yung real estate prices, particularly sa housing po, and commercial and then residential? Do you see them increasing or decreasing as a result of the COVID-19 crisis? Will there be undersupply? Will there be a lack of, you know, because of all the different variables, like maybe nag-stop po yung construction supply, maybe demand will decrease. What do you think will going to happen to real estate prices in the next couple of months? I think those who are in need may sell. So some developers who are challenged may be able to, you can get deals from them, etc. But overall, I think all the developers would like to share their inventory now. So, importante, those who are really in the market, go to your favorite developer, kung sino man yung gusto nyo, at cut a deal. Today is, this month, you'll be able to cut a deal and buy, if you really like to buy now. Pangalawa, okay, pangalawa, importante talaga is that experience yung binibilan ninyo na
na nakaraos na sa maraming crisis, so that importante yung binili nyo madedeliver. That's my parting words. Well, thank you so much, Ambassador Joey Antonio of Century Properties. Really appreciate all the insights that you brought here, sir. Maraming salamat. Nakaka-inspire po talaga yung ginagawa ng Century. At sana we can cut a deal with Century Properties para makahanap kayo magandang apartment po sa inyo. Magandang condo po. Sa inyo po. All the time, RJ. Salamat din.